yung naginto ko na si Nok Nok. So kayo nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Ito ang Kasabwat TV. Si Dog Dog nagbalik na. So yon, ba't ganun ang intro ko? Kasi ano, alamat, mag-aalamat tayo ulit. Mag-subscribe po kayo kay ano, please, kay ano, Mr. and Mrs. B. Mr. and Mrs. B. Sa Sunday kasi ano nila ako, guest nila ako. Special guest. Ay, ano talaga, ganun talaga pag sikat na eh. Pero kahit ganun, may mga guesting na ako. Pag ganun, pag may mga ano ka na, guesting ka na. Pag nag-guest ka na sa iba, talagang sikat ka na. Pero kahit ganun, ang kahit nasa ano na ako, ganun level na ako. Kahit yung level ko mataas na, eh humble pa rin ako. 'Yun. Kahit alam kong sobrang sikat ako, humble pa rin ako. Papatawa lang ako ha. So yun, ano, panoorin niyo po sa ano, sa October 31 kina Mr. and Mrs. B. Yun, mag-subscribe na po kayo kina Mr. and Mrs. B. Yun ang name ng channel nila. Tapos mag-subscribe na rin po kayo kay ano, kay Lady D, L-A-D-Y-D-I, Lady D. Yun, mag-subscribe po kayo sa kanya. At kay, syempre, kay Love Art Pay, yun. Mag-subscribe po kayo kay Love Art Pay. Yun. Mag-subscribe po kayo kay Mr. and Mrs. B, Lady D, and Love Art Pay, yun. Yun. Kahit sa akin, wag na mag-subscribe kasi sikat naman na ako eh. Di joke lang. So, yun na nga. Syempre, shoutout sa lahat ng loyal viewers and loyal subscribers. So, eto, dumako na tayo sa ating alamat. Ang ating alamat ngayon, eto, request to eh. May nag-request sa akin. Alamat daw ng braso. So, alamin natin kung saan nagmula ang alamat ng braso. So, ano muna? Konting recap. Ano lang? Briefly na lang, briefly. Na recap. Yun nga, di ba? Si, yun nga, yung sa alamat, yung ano nga, yung sa munggo, nagreklamo yung customer. Hindi daw kakain doon sa ano, karinderya ng tatlong lola. So, pinagalitan ng tatlong lola si Temyong. So, at sinabi nga ni Temyong na wala siyang mabilan ng munggo. At ang pinagawa sa kanya ni Scarlett ay gawing ano, yung toge gagawing munggo. So, yung pinahirapan na naman ng tatlo lola si Temyong. At sa ibang dako naman ay nag-spy na nga si Robin Patilla. Pinag-spy na siya ng ni Super Batman at ni Michael at ang kanyang teroristang grupo. At doon natuklasan niya at nadinig niya ang conversation at nagulat siya. Nakita niya ang tatay ni Temyong na si Anderson na kasama sina San Pedro, Paul, and Jaime. At yun, ang plano nga ay nadinig niya ang conversation ni San Pedro at Anderson na utusan niya si Anderson na tukutin, kidnapin si Claire na apo ng tatlong lola. So yun, at pinaalam niya na ngayon kay na Super Batman. So, at sa ibang dako naman, syempre pagod na si ano, si Temyong dahil ginawa niya ngang munggo ang toge. At syempre, nag-usap sila about sa tatay ni Temyong at di niya pa rin mapatawad ang tatay niya si Anderson. At yon nga, tapos kinabukasan nga, merong nag-doorbell, merong tumatawag na isang ano, Bombay, yon. At nalaman nga na, sinabi ka na ng Bombay na may order ang tatlong lola na tatlong kumot, yon. So, doon na natapos yung alamat ng Kumod doon sa conversation na yun between Temyong and Bombay 5-6. So, ito na ating continuation at ang ating alamat ngayon ay alamat ng
braso. At yun nga, ang sabi nga ng Bombay, hindi pa nababayaan ng tatlong lola yung ano eh, yung kumot eh. At yun nga. At tinawag nga ni Tem yung ang tatlong lola. Mga lola, mayroong ano, mayroong Bombay naniningil sa kumot. At yun nga, bumaba nga si Temyong. Ang sabi niya sa Bombay. At sabi muna ng mga lola kay Temyong, ako, wala pa akong pambayad. Sabi mo, wala ako dito, sabi ko. Sabi ng tatlong lola. Sabi mo, wala kami dito. At yun nga, bumalik si Temyong doon sa Bombay. Naku po, sabi ng tatlong lola, wala daw sila dito. Sabi naman ng Bombay, ako'y pinaglulok mo nga. Alam ko nandiyan ang tatlong lola. Kakasabi mo lang natutulog, tapos sinasabi na pinasabi sa'yo na wala sila rito. Sabi mo sa tatlong lola, pag hindi sila nagbayad, iihian ko ang ano na to, ang bahay nyo. Iihian ko ang bahay nyo. At yun nga. At sabi, mga lola, nagagalit yung Bombay pag hindi daw kayo nagbayad. Iihian daw yung ano, yung bahay natin. At yun nga. Sabi naman ni Lola Scarlett, para naman di babayakan yung mga yun, yung Bombay na yun. Tapos sabi naman ni Britney, o nga eh, kasi amoy sibuyas eh. Yun at bumaba na nga yun, yung tatlong lola. Sabi ni Lola Tiffany, wala pa kaming pera. Hindi na pwede next week. Sabi nung Bombay, di pwede next week. Kasi baka patayin ako sa eksena na to. Kaya kailangan nyo na magbayad. At yun nga. At nagbayad na nga ang tatlong lola. Ang kumot noon, mahal pa kumot noon. Isang kumot, 3,000. Bali, ang binayad nila, 9,000 kumot. 9,000 kasi tatlo yung kumot eh. 3,000 each yung kumot. Ayun. Yun. Binalibag nga ni yung pera. Yan. Saksak mo sa yan. Saksak mo sa bituka mo yan. Wala pang term na isaksak mo sa baga nun. Ang una pang term nun, isaksak mo sa bituka mo yan. Ano ba itong kwento na to? Tutuloy ko pa ba? So, yun. At yun, nakapaningil na nga si Bombay 5-6 yun. Tapos, umaris na nga siya. Ang gamit yung motor. Sabi mo, yung higit ng motor. Visit sound effect sa akin. At yun, nagalit na naman si tatlong lola kay Temyong. Sabi ni ng tatlong lola, kaya lagi ka na ng pasaway. Sabi ko sa iyo, hindi muna ako magbabayad eh. Sabi ni sabi naman ni Scarlett, dapat sinabi mo agad na wala kami. Sabi naman ni Britney, ewan ko ba dyan sa bata niya, nagmana talaga yun sa tatay niya, matigas ang ulo. Ayun nga. Ayun, umiiyak na si Temyong. Tapos dumating yung apo, si Claire. Sabi ni yung apo na si Claire, bakit niya pinapagalitan si Temyong?
Asaway yung bata na yan eh. Di maaasahan eh. Ayun nga. Yun nga. Bumalik na lang ulit sa pagtulog si ano. Si... Yung tatlong lola bumalik sa pagtulog. Tapos... Ayun nga. Umiyak si Temi yung ganyan. Sabi ni ano Miss Claire. Miss Claire talaga eh. Nung apo ng tatlong lola na si Claire. Huwag ka nang umiyak. Ano tayo? Gala tayo. Saan tayo pupunta? Sabi ni Temi yung... ano lang. Diyan lang sa labas. Saan sa labas? Diyan lang sa labas ng bahay. Gala tayo. At yan, gumala nga sila sa labas ng bahay nila. Bumili ng halo-halo. Bumili ng bubble gum. Bumili ng ano. Bumili ng tinapay. Bumili ng lugaw. Bumili ng ano. Kakanin. Bumili ng biko. Bumili ng ano. Puto bongbong. Bumili ng bibingka. Bumili ng isaw. Bumili ng fishball. Bumili ng ano. Ng kamote. Bumili ng alfajor. Bumili ng gilat ng mais. At kahit ano pang ano pagkain. Bumili ng pansit pala. Pansit ano. Bumili siya ng pansit. Pansit na botas. Bumili ng pansit ano. Pansit bulakan. Ganun. Yun. Ayun nga. Naging masaya na nga si Temi yung dahil tinrit siya ni Claire. Yun. At sa ibang eksena naman, naghahanda na si Anderson sa kanyang misyon. Wow, rhyming. Naghahanda na si Anderson sa kanyang misyon para dukutin ang apo ng lola na si Claire. Yun. Ginamit. Nag-ano, sa balutan na siya eh. Nag-prepare na siya. Ayun. Sabi ni San Pedro, handa ka na ba? Sabi naman ni Anderson, matagal na akong handa at kailangan ko na talaga makaganti sa tatlong lola na yon. At babawiin ko din yung bahay na kinamkam nila sa akin. Yun. Tapos, yung binigyan naman siya ni ano, si Paul. Kasi si Paul, marami siyang AK-47. Yung binigyan siya ng barrel, yun. Bigyan naman siya ng ano, ito, para makatulong sa'yo, pandipensa mo. Yeah. At nakita niya, ano. At si Jaime naman, binigyan siya ng ano, ng si Mike, si Michael Toloy, si Jaime. Bigyan naman si ni Jaime si ano, si Anderson ng ano, ng chicheria. Yan, bawal. Yan. At umalis na nga si Anderson. Yan. At nakita rin na naman ni ano yun, yung spy ni Super Batman na si ano, si Robin Patilla. Patilla, hindi Padilla. Robin Patilla. At yun, nagpunta agad siya kina ano, Super Batman, sabi niya, Super Batman, Michael, ano na, umalis na si Anderson. Nagplano na siyang ano, dukutin si ano si Claire. At naghanda na nga yung tatlo. At inihanda niya na rin ni Michael ang kanyang teroristang grupo. Yun. At sa ibang dako naman, eh, ano naman, bumalik na si ano, si tawag na ito pangalan nito gabi na dito na ako si Temi at si Claire. Tapos sabi ng tatlong lola, o ba't ginabi kayo, ano ginawa nyo? Sabi ni Claire, nandiyan lang po kami sa labas ng bahay. Gumala lang po kami sa labas ng bahay. Yan, sabi niya, ano, matulog ka na po. Ganyan. Tapos sabi niya, ano, ni Brittany, kay, ano, kay,
kay Temyong. Hoy Temyong, may uutos ako sa iyo. Ano po 'yon? So ito, yung conversation na 'to, hindi mo madidinig eh. 'Yon. Sige po. Kukunin ko na po. 'Yon. After a few seconds, few minutes, at dumating na nga si Temyong kina sa tatlong lola na inutosan kasi siya eh. So yun, may pinresent na siya. Sabi ni ano, sabi ni Britney kay ano, kay Temyong, ano yan, ba't nagdala ka ng ano kayto ng kamay? Sabi ni Temyong, yan po, braso ni Mercedes yan. Hindi. At pinapakuha ko sa'yo yung pagkain na braso de Mercedes. At simula nun. At yun nga, si Mercedes, isa din ang kasambay nga pala nila yon ng pinutol ni pinutol ni ano, ni pinutol ni Temyong yung braso ng isa nilang kasambahay na si Mercedes. Dahil ang alam niya, ang pinapakuha sa kanya yung braso ni Mercedes. Pero ang pinapakuha niya pala yung nasa rep, braso de Mercedes. Ayun nga. At yun nga. Abangan na lang natin yung ano, susunod na eksena dahil makukulong na si ano eh. Makukulong si Temyong eh. So yun. At ngayon na, na-hospital na eh. Si Mercedes dahil kinuha na ni Temyong yung braso. Dahil lang akala niya, ang pinapakuha sa kanya ni Lola Britney ay braso ni Mercedes. Pero ang pinapakuha sa kanya yung braso de Mercedes na nasa nasa rep. Abangan nyo na lang yung ano, next story. So, dyan nagtatapos ang ating alamat ng braso. Ito si Kasabwat TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.